yung mga PBA moves, mga signing at trades. Justin Chua to Index for Porter, tapos dalawang pick. Anong masabi mo doon? Ayun, ano, isa sa mga trades sa PBA na masasabi kong equal. In, equal in return. Kasi ano, kahit sabihin mong reliable bid na si Chua, kung kapalit naman, ano, isang role player, supporter, tapos dalawang pick na masahan mo naman na ano, na maganda kuha mo. Ayun, fair trade naman siya. And oh, kailangan din niya, diba, yung gaw na big man na may jump shot. So, kaya tatawa ko, ba't invade mo si Eram, tapos maghahanap din ng ganun klaseng player. Diba? Tatawa ka na lang. Kaya ko talaga BBA eh. Eh, parang wala ata siyang choice doon sa, ano eh, sa trade kay Eram eh. Ang alam ko, wala siyang choice doon ata eh. Ayaw niya, ano, higher sa pay grade ko. Higher management. Talaga. Hmm. Siyempre, tulong ano din, nakakatulong kapatid, ganun. Sa gift ka pamilya, ganun. Sa gift ka pamilya. Ako, feel ko, o nga, fair yun. Kasi, yun nga, kailangan ng NLEX, ng big man, ng sentro, di ba? So, ako naman sa, ano, sa Phoenix, parang nagalit sila, ba't nila pinakawalan. E, nakita mo na nga, simula nung nawala si Abueva, wala na, nagkasira na sila. Kumbaga, wala na, hindi na sila dominant nung simula na wala si Abueva. Hindi na effective, ang baba nila sa standing. So, hindi effective, di ba? Ba't di maayusin? Kumbaga, medyo nag-ano na sila for the future. Hindi na for this conference, eh. Nag-ahanda na sila, nag-ano na sila, nagre-rebuild na. Kumbaga, di ba? Nagre- na yun, ano? More time na pala kay ano, kay Perkins. Diba? Kasi reliable naman si Perkins eh. Kaya naman. Ay, yung laro niya parang si Chua din eh. So, more touches for ano, diba? For Jason Perkins, I think. Ah, di rin naman sila lumiit. Meron din silang Jake Pascual dun. Meron pa silang Larry Muyang. Diba? Larry Muyang pa eh. Diba? Eh, mabibigyan na ng playing time si Larry Muyang lalo ngayon. Kaya mo si Muyang sa loob, tapos si Perkins sa labas, diba? Oo. Diba ba, siguro nakikita ni, ano, siguro nakikita na ni Coach Topek na hindi nabibigyan ng playing time si Muyang na may potential maging starting five, no? Ganun. Kaya, ano yun, nagpapabata na sila, nag-anda sila for the next conference na kasi, hello, mukhang magcha-champion sila this conference, hindi, di ba? Palabo. Ang hirap ng ano, kalaban. Sobrang stack ng mga kalaban. Sobrang ano, hindi nila kaya. Hindi nila kaya ngayon. Kaya nga for the future na iniisip nila. Bang, lalaro-laro na lang tayo. Nagpapakemistry na lang. Kumuha ng picks, ng trades. Ganon. Ano, ito yung paborito mo, gusto mo pag-usapan talaga ito eh. Jericho Cruz to San Miguel Beermen. Gusto mo pag-usapan yun, di ba? Oo naman. Muti ka na tayo magka... Ako ba muna? Ako muna? Sige. Ako, di ko na alam kung paano pa yung ano, paano pa yung mga bench nila? Paano pa magagamit? Ano na, ano? Practice player? Onti na lang, ano? Pwede na sila gumawa na isa pang SMB Group 2. May Team B sa PBA. Kaya pa rin nila talunin tong Blackwater, Terra Firma. Diba? Sobrang, ano, ng bench sila. Sila Motaw Tua. Sila Pesumal. Sino ba dinagamit masyado? Sila Simon Enciso. Pwede ka na gumawa ng bagong team nun eh. Kaya mo na lumaban sa ano,
Blackwater. Baka talo pa yung Blackwater doon. Wait, wait, nag-choppy ka. Hello, ayan. Ayan, game. Yung players na 1 to 8 mo, kaya mag-start sa ibang team pa mo. Ah. Game, ikaw na. Eh, kasi nung hapon, nabasa ko ano pala. Parang mga reports nag-offer pala endless na 2 years na max. Ayun, nabasa ko din kasi kahapon na ano pala, ang in-offer ng NLEX, reportedly, ano, 2 years na max, yung 420. Ako ko nabasa mo yun, tapos ang pinilang ni Jericho sa years, siguro, mas sabihin yun kung nagtataon. Tapos yung siyempre, may mga perks pa yan, may perks ni SMB yun. Pero ano, ang hirap magsalita sa run ko kasi regarding kay Jericho kasi bias ako sa kanya. Kasi former King Falcon yan eh. Doon ako nag-aaral. So, yung nabasa ko na 2 years lang in-offer ng NLEX, siguro naging factor din yun, una. Tapos pangalawa, syempre, unrestricted ka pag gusto mong maglaro sa ano, contender. Kaya siya nag-SMB. Although, huwag siya mag-expect ng malaking role doon kasi nga, load. Parang, ano lang yun, makalaga ka doon ng edition ng championship kung gano'n ang isipin mo. Oo, oh, kasi yung NLEX malabo pa rin ngayon eh, no? Umabot sa championship yung team na yun. Saka ano, ang maganda lang na dulot nito para kay ano eh. Sino ba yung player na yung point guard nila ngayon, si Matt Nieto. Playing time. Feel ko siya na yung starter eh. Siya na. Maganda na dulot lang to kay Matt Nieto. Pero sa team, malabo. Nag-aabula lang talaga ng championship si Jericho. Pero diba, as a fan, mainis ka rin. Mainis ka pa rin. Balance ng TVA. Lalo na wala dahil sa mga yung ano, hip-hop. Ang ano, hindi natin alam kung magkano yung offer na San Miguel, diba? 3 years lang, diba, ang sinabi? 3 years yun, pero feeling ko, ang feeling ko, with the under the table perks ni SMB. May ganyan yan, syempre. Matic na yun? Matic na yun. Hindi na tayo pulag. Naghahanap ng reliable sources, pero kitang-kita mo naman yun. Na, bakit ang ibang teams nag-offer ng max, pero hindi kaya tapatan yung offer ng SMC teams? Diba? Pero ito na nga, sobra nilang loaded. Feel ko medyo parang sobrang loaded nila, sabog sila. Mga, hindi man ngayon pero may time yan. Siyempre, magkakaanuhan na yan eh. Taasan ng ego na yan. Ng ano. Siyempre sabihin, ako unang nandito, ba't hindi ako yung first five? Mga ganun, no? Kaya nakita mo sa scoring nila, sa mga averages sila, bumababa. Minsan si CJ, okay. Si Romeo, hindi. Minsan si Romeo, okay. Sila CJ, hindi. Si Tautua, wala na. Pag ngayon, lalo may import, lalo siyang walang playing time, di ba? Minsan okay si Junmar, minsan hindi. Parang alam mo yun, di mo na, ano, parang, siguro hindi na sila naghahangad ng individual award. Talagang doon, champion na lang yun eh, no? Tapos yung bonus pa champion, di ba? Ganda bonus sa AMC pa champion. Ate, nabanta ako yung kay Scotty. Isang sahod nila. Sa isang taon, ang bonus. Ah, yung ano, sahod nila. Diba? Pero yun yung pre, yung bonus mo 3 times. Yun yung bonus ng ano, sa nag-champion ka. Tapos ano, isipin mo,
Kasi nabalitaan ko yung sa San Miguel. Binibigyan ng kahon-kahon ng alak. Ewan ko lang every month ah. Pero kahon-kahon na bira. Oo nga. Si ano? Oo. Oh, meron kasi ano. Sino ba to? Nasa MPBL na ngayon eh. Na bangko na San Miguel. Dati. Tiga sa amin lang. Tiga Pasig lang din. Dati. Ano? Yun daw. Kaon-kaon daw ng birang ano sa kanila. Sponsored. So ano ba yung offer ng NLEX? Libreng tol? Diba? Oo. Oh. Eh, paano kung tiga-south si Jericho Cruz? Sayang din yung tol. Wala eh. Feel ko, ano, parang ano, sana katulad sa NBA ngayon, hindi na effective yung super team, di ba? Mali mo mangyari din sa atin yung ganun. Na sobra-sobra na masyado sa lakas. No? Basta ako, ano, ang pinakala lang dyan, pinakamagandang gawin lang dyan is yung TVA, ayos nila yung produce nila sa UFA, yung sa Unrestricted Free Agency. Kasi hanggat hindi nila nalabas yung salary cap, tapos yung mga sahod ng players, laga mag-iisip yung fans paano nagagawa ng gantong team na mag-add ng gantong karaming yung starting caliber players na alam nilang sumasahod ng malaking salapi, di ba? Paano nagagawa yun kung may salary cap, di ba? So, tsaka sobra-sobra na nila sa players. Nakilang sign sila ngayon. So, siya, wala nang playing time yung sila, ano? Yung mga, yung sila Sena, sila, ano? Naka-ano na sila? Ano tawag doon pag sobra? Pag may, ano? Yes, sir? Oh, nasa reserve na sila, reserve list na ba yung mga yun? Sila Paul Samar. 'Di ba? And guys, comment down below ano ang reaction niyo sa mga trades at movements sa PBA ngayon.